kasiyahan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumairin. Magandang umaga po sa lahat. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya. Gayun din ang lahat ng mga intensyon na nakaantabay sa atin sa iba't ibang media platforms. Ngayon po ay ginugunita natin si San Ignacio de Loyola, pari. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating, maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang narinig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron,
Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangungunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan ko ang aking mga anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala, sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka, agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tumayo po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito.
May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kaniyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng isang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na arena at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga pong muli sa lahat. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpakita ng dalawa pang talinhaga. Ang talinhaga ng butil ng mustasa at ang talinhaga ng lebadura. The parable of the seed and the parable of the yeast. Sa ating ebanghelyo, ipinakita kung paanong nakikipag-usap si Jesus sa mga nakikinig sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng talinhaga. Ano po ba ang talinhaga? Sa kanilang panahon, ito ay pagpapakita ng katotohanang nakaakibat sa kanilang ordinaryong pamumuhay. Yun bang bagay na madaling maunawaan ng mga taong nakikinig? Gumagamit si Jesus sa mga ordinaryong bagay upang ipaliwanag ang mensahe ng kaniyang sinasabi. Una, ano ang mensahe ng kaniyang sinasabi? Ang mensahe ay nakatuon sa kaharian ng Diyos. At sa buong ebanghelyo, 12 o 24 times na nabanggit ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Ito ay ipiniliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit sa talinhaga? Sapagkat hindi agad mauunawaan ng mga tao ordinaryo nung panahon niya ang gusto niyang sabihin. Kaya nga ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang bagay na nalilihim ay ibinibigay lamang o nauunawaan lamang ng tao kapag bukas na ang kaniyang isip sa pagtanggap nito. Katulad ng katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, totoo na mayroong kalangitan. Totoo na mayroong paghahari ang Diyos. Kaya idinaan ni Jesus upang mas maunawaan nila sa kanilang ordinaryong pamumuhay. May isa pong biblical expert na nagsabi na ang talinhaga o parable ay katotohanan ng buhay na hindi talaga magbibigay ng solusyon kung hindi mag-iiwan ng maraming tanong sa mga nakikinig nito
upang sa pagkatapos nilang makinig, sila mismo ay magtatanong sa sarili nila kung nauunawaan ba nila ang talinhagang sinabi ni Jesus. Katulad sa araw na ito, itatanong natin sa ating sarili kung naunawaan ko ba ang talinhagang binanggit sa Ebanghelyo. Una ay butil ng mustasa. Ibig sabihin po, ang lahat ay nag-uumpisa sa maliit. Wala agad lumalaki. Ang lahat ay nag-uumpisa sa butil ng mustasa at kapag ito ay inalagaan, ito ay lalago at lalaki at papakinabangan ng iba. Ito ay pagpapaliwanag ng kaniyang paghahari sa ating buhay. Nag-uumpisa sa simpleng pananampalataya, pero ang pananampalatayang iyan ay lalago at tatatag upang ako naman ay makapaglingkod at makapagbahagi ng iba. Ibig sabihin, ang pananampalatayang meron tayo ay kailangang lalago katulad ng butil ng mustasa na ina-apply natin sa ating buhay ang pananampalatayang natututunan at nadarama natin. Hindi lamang tayo sumasampalataya sa pamamagitan ng emosyon. Sumasampalataya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng buo nating pagkatao at ang buong pagkataong iyan ang niyayakap ng Diyos sa kaniyang paglago. Sa ikalawang bahagi ay ang lebadura na tatlong takal ng arinang isinama ng babaeng ito. Ang tatlong takal, katulad ng pagpapaliwanag kung ano ang talinhaga, ay pwedeng magpakain ng 100 tao sa tatlong takal ng arina na may lebadura. Kaya kung titingnan ninyo, may pagkakahawig ang dalawang talinhaga ngayon. Ang butil na lumaki at lumago at ang lebadura na siyang nagpaalsa sa arena. Dalawang talinhagang iisa ang pinupunto na paglago at paglaki at pag-alsa ng kaisipang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kaya po palagi nating tatandaan, walang nag-uumpisang malaki. Ibig sabihin, ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng pagpupunyagi, ang lahat ng pagsisikap ay pinagtsatsagaan upang makita natin ang bunga nito sa kaduluhan ng ating pagtsatsaga. Kaya po tayo sa ating sariling pananampalatayang isinasabuhay, tatanungin natin ang ating sarili kung lumago na ba ang pananampalatayang iyan katulad ng isang butil ng mustasa o katulad ng lebadura. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano at mananampalataya at deboto ng Poong Jesus Nazareno, ating tingnan kung nauunawaan natin ang talinhaga. Kung nauunawaan na natin ang talinhaga, malapit na ang paghahari ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, binubuksan na ng Diyos ang katotohanan ng paghahari ng Diyos at unti-unti nating nauunawaan ang kalaliman ng pananampalatayang meron tayo at lumalago sa ating buhay.
Hindi natin kailangang maging emosyonal sa pananampalataya. Ang kailangan natin ay tumatatag sa pananampalataya na ginagamit ko ang pananampalatayang iyan, ang pakikinig sa salita ng Diyos, ang pakikipag-ugnay sa simbahan, ang pagtanggap ng banal na Eukaristiya, ang pag-aaral ng kaniyang mga salita ay tumutulong sa akin upaging magtatag sa mga desisyon ng aking buhay. Hindi tayo magdidesisyon ayon sa emosyon. Tayo ay magdidesisyon ayon sa inspirasyon ng Diyos na siyang nagbibigay hugis kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Kaya bilang tagapakinig ni Jesus, palaging unawain ang katotohanan sa likod ng kaniyang mga salita. Ako ba ay butil ng mustasa o ako ba ay isang lebadura? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Subalit sa mapagkumbabang loob na panalangin, lumapit tayo sa Kaniya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kaniya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahiyag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pansandig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlalamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid namin wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at ala na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming iniyahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na
sa pag-ibig ay kapot. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati, iniala. Loob at pagsasalong walang hanggan at pagsasalong walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 3, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng Misa. Pagkatapos ng Misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ang iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.